Sobrang tapang na ng tao sa mundo. Sa lahat ng comment ay nanggagago. Sa YouTube ay mumurahin ka. Sobrang tapang nila. Dami account ang gamit nila. Sobrang tapang na ng tao sa mundo. Alam lahat basta tungkol sa'yo. Hindi nila kayang ginagawa ng iba ang mag-comment gamit tunay na sila. Marami akong natatanggap na komento na napakalakas daw netong kanta na to ni Balasubas. Well, ano pa bang expect natin, no? Kung titira ka ng isang malakas na tao, syempre dapat malakas ka rin. Ngayon ko palang papakinggan tong kanta na to. So ayun, no? Marami salamat. Rap and Rap Clothing, ito yung isa sa mga pinakauna kong Rap and Rap Clothing, no? Actually vintage na to, eh. Pag meron kang ganto, ibig sabihin pogi ka. Okay, review na natin tong kanta ni Balasubas. Ito'y in-upload 8 hours ago. Pero kapag napanood nyo tong video na to, hindi na 8 hours ago dahil naka-schedule tong pag-upload ko, no? Kumanta ay si Balasubas at ang pamagat ay Walang Respeto. Credits Hakim 888 God of Beats. Sa mga hindi nakakaalam, mga kaibigan, isa to si Hakim sa mga pinakamagaling gumawa ng beat. Sige, pakinggan na natin. Magsama-sama na mga baguhan na hambog, yeah! Aaray lahat ng aking matatalisod. Sinong mababanggit namin, mag-dispak na lang sa sunod. Anak na puta, sa amin lahat kayo lubog. Grabe yung chorus. Atake kung atake. Magsama-sama na mga baguhan na hambog, yeah! Aaray lahat ng aking matatalisod. Sinong mababanggit namin, mag-dispak na lang sa sunod. Lintik yung beat, puta, napaka... Ang sarap sa tenga. Tapos sinabayan pa nung hardcore spit ni Balasubas. Tingin ko magiging magiging magandang kombinasyon itong hardcore tapos yung medyo parang boom bap na gothic type na beat, no? Hardcore tapos gothic. Panggit namin, mag-dispak na lang sa sunod. Walang respeto mga bago. Walang respeto mga bago. Walang respeto mga bago. Doon lang tayo sa may respeto mga bago. Shit. Naglabasa ng mga puta ng sinindihan ng kuta. Magtapangan ng mga bobo na hindi na nagpakita. Imbis na mag... Ito, definitely, XB. Yung hindi na nagpakita, ano? Wala tayong narinig na this from XB papunta sa Donggalo. Yan. Pero meron tayong mga nakita, no? Na mga videos. Way back pa yun, no? Bago pa magsimula yung mga this na to. Na nagkakainitan nga sila ng salbakuta. Pangan ng mga bobo na hindi na nagpakita. Imbis na magpasensya, tangin na nag-amo. Bakyo-bakyo ka pa sa live. Putang ina mo, bugok. Yun nga yun. Nag-fuck you si Daryl, no? Sabi niya, fuck you, salbakuta. Sa live, putang ina mo, bugok. Bracket, sikat, matunog, pangalan, bababuyin ang kultura. Wala nang respeto sa mga nauna. Kaya wag ka magtaka kung bakit merong puro mura. Kantang lumalabas ngayon dahil sa mga deputa. Ah, shit, wag ka magtaka kung bakit puro mura. Kasi walang respeto. So sinusuklian lang, no? Yung nakita nilang kawalang respeto, sinusuklian din nila ng ganun kabigat. Lumalabas ngayon dahil sa mga deputa. Binigbigyan namin kayo ngayon tapos ng babala. Maling tumubo mga bula na ikilalat ng nauna.
Hindi ko alam kung yung nauna connected kay Venson or yung mga nauna pang rapper no na sinuportahan or nag-push sa XB. Yun yung tinutukoy niya dito. Hindi ko lang alam kung yun yun. Ubo mga pula na ikinalat ng nauna. Pangaral na hindi tanggap ng mga puta na uhu. Kaya gano'n na lang ang kultura namin. Babuyin sa kina. Darating na panahon mga bobo na kayo naman na magiging lolo. Kapag nangyari yun sa bansa niyong babalik. Kapag kayo naman ang hindi nirespeto ng mga bato. Fuck po, tam bigat nun. Props kay Balasubas. Ay na. A-A-B-A. Okay? A-A-B-A. Yung rhyming niya, A-A-B-A. Kaya A-A-B-A. Kaya ako nasabing A-A-B-A. Actually, ano yan? Term ko lang yon sa gantong klaseng rhyming. O-O-K-O. O-O-K-O yung ginamit niya. Hindi siya nag-AABB. Afternoon nung rhyme set na yon, no, nilagyan niya ng napakabigat na content. Darat, parang ano eh, parang ano lang eh, hindi lang basta babala, parang sumpa. Parang babala at sumpa, darating ang panahon. Mararanasan niyo yan sa iba. Ah, shit pala Subas. Nang babala Subas talaga, no. Gano'n na lang ang kultura namin. Babuyin sa kina. Darating na panahon mga bobo na kayo naman na magiging lolo. Kapag nangyari yun sa bansa niyong babalik. Kapag kayo naman ang hindi nirespeto ng mga bato. Naputa sa amin lahat kayo lubo. Walang hiya. Pasensya na kayo mga kaibigan. Fan talaga ako ng ano, mga verse na may malalakas na ender. Actually malakas yung buong first verse niya no. At mas lalong na-emphasize yung lakas ng first verse dahil dun sa huling ano, huli niyang rhyme. Nagsama-sama lahat, nag-combine lahat ng element sa kanta na to para doon sa huling two rhymes. Ayan, kino-comment ko siya doon sa ano, sa first verse na ginawa niya. Wala, lakas ng damage eh. Okay, game. Magsama-sama na mga baguhan na hambog. Aaray lahat ng aking matatalisod. Sinong mababanggit namin, mag-dispack na lang sa sunod. Anak ng puta sa amin lahat kayo lubog. Hakim, lintik yung beat mo, Hakim. Masama na mga baguhan na hambog. Aaray lahat ng aking matatalisod. Sinong mababanggit namin, mag-dispack na lang sa sunod. Wait, bago tayo magtungo dyan sa second verse no. Actually mahirap yung ginawa ni Hakim dito na beat no. Dahil meron siyang ginamit na sampler. Kung naririnig nyo yung boses sa likod, yun yung tinatawag kong sampler. At bago ka makagawa ng beat na ipapatong mo yung sampler, dapat alam mo yung note, yung key, yung tamang key ng piano, yung tamang key ng bass, at yung tamang key ng iba pang harmony na nilagay dito. Dapat sabayan mo yung key, yung family key ng sampler na boses. Hindi kasi pwedeng bastang magpa-piano ka lang bigla tapos ilalagay mo yung boses. Hindi. May mga tao na kaya nilang alamin yung key nung sinasampler nila at yun yung key na gagawin nila dun sa piano. At syempre, bilang batikan na beatmaker, alam na alam niya na yan ni Hakim yung mga gantong klase. Basic na lang siguro yan, yung mga ganyang klaseng pag-alam ng key. Ngayon kasi ang pag-alam ng key, merong mga tinatawag na ano eh, key finder no? Ilalagay mo lang dun yung kanta at makikita mo kung ano yung chord, ano yung note na nandun, at base dun sa nakita mo dun ka gagawa ng ano, ng tipa. Pero mas mabuting aralin mo talaga ng manual. Huwag kang umasa sa key finder, no. Actually auto-tune meron yung key finder eh. Ang susi sa paghahanap ng key redundant ah. Ang susi sa paghahanap ng key, ilalagay mo yun sa auto-tune. I-on mo yung auto-tune dun sa track. At kung ano yung usually ang key ng kanta, kung hindi yung first note nung verse, yung first note ng chorus, yun yung key ng kanta. Pero maganda talaga na wag kang umasa doon no, para ma-practice din yung tenga mo sa ano, sa note, sa music, sa chords. At magagamit mo rin yan sa takdang panahon sa recording. Magpapaganda yan ng recording mo, magpapaganda yan ng kanta mo. Alam mo kung ano yung kung paano bumasa ng nota. Okay, balik tayo dito. Walang respeto mga bago. Walang respeto mga bago.
Walang respeto, mga bago. Doon lang tayo sa may respeto, mga bago. Check this out. Bakit di nalang papula, hila lupa, tutang tupo ka na nakuta. Bago ka umabot sa ganon, mga bago lamon, bobong di makahiwa. Dito na kailangan na patunayan na kayo. Wait, putang ina, wait. Ba't ako nagmumura? Sorry mga kids, sorry. Itin natin. Bago ka umabot sa ganon, mga bago lamon, bobong di makahiwa. Dito na kailangan na patunayan na kayo kung mga ginagawa ng idol nyo na sosoro. Lang paangas, pagandahan ng imahe sa mata ng mga taong binubulot sa lata ng pakababaw. Kunyari malalim mo, dinadala sa tulin na letra malamang. Ganda nung ano, transition nung note dun sa nang. Pati yung flow niya dito as in, solid to. Sa lata ng pakababaw. Kunyari malalim mo, dinadala sa tulin na letra malamang di mo mag-guess kung di mo papabalikan. Wala yan sa lalim, madaling basahin kung papaisipin mo patol ka po. Masakit ang rekta pag tumamaputa yan kasi ang tunay na rap game ni Post. Masakit ang rekta pag tumama. Effective pa rin ba? Yes, of course. Effective pa rin yung rekta. Pero depende. Depende yan sa gumagawa. Depende kung ano. May rekta na hindi totoo. No, pag alam ng tao na hindi totoo yung rekta na yon, no, minsan nawawalan siya ng impact. Pero kapag 100% na alam na ng tao kung ano yung sinasabi mo, yung binabanggit mo, nadadagdagan talaga yung impact, lalong-lalo na pag alam ng lahat. Mahirap gawin to, yung ginawa ni Balasubas. Walang paangas, pagandahan ng imahe sa mata ng mga taong binubulot sa lata ng pakababaw. Kunyari malalim mo, dinadala sa tulin na letra malamang di mo mag-guess kung di mo papabalikan. Yung mga ano, ito yung sinasabi niyang yung mga letrang merong replay value. Ay, hindi naman replay value, parang replay factor. Na parang may mga sobrang lalim kasi talaga na kung hindi mo pa babalikan, no, hindi mo magiget. Like sa flip top, may mga lines ako na papansin sa flip top, kakonting tao lang yung nakakagets nun. Halimbawa, nagbanggit ka na tungkol sa mga bangko ng Charlotte Bobcats. Ilan tao lang ba ang nakakaalam kung sino yung bangko dun sa Charlotte Bobcats? Parang ganun, no? So hindi porket sinabi mo yung ganung klaseng mga bagay eh malakas na. May mga ganung klaseng reference sa flip top na naririnig ko. Siguro piliin mo lang siguro kung gagawa ka ng mga ganung klaseng reference. Siguro mas maganda yung parang in general, no. In general at alam din ng halos karamihan. Gaano karami yung karamihan? Sa tingin ko mga 80%. Dahil yung 80% na yon, pag nagtanong yung other 20%, ano yung sinasabi niya? Ah, hindi mo alam yun. Ito yun, oh. Search mo. Ah, yun pala yun. Parang ganun. Hindi mo kailangan gumawa ng wordplay na 5% lang yung nakakaalam. Sobrang sacrifice na nung, ano, nung content mo nun para lang mag-wordplay. Kailangan balance rin talaga. At yun yung sinasabi nito ni Balasubas. Mahusay to, ah. Napaangas, pagandahan ng imahe sa mata ng mga taong binubulot sa lata ng pakababaw. Kunyari malalim mo, dinadala sa tulin na letra malamang di mo mag-guess kung di mo papabalikan. Wala yan sa lalim, madaling basahin kung papaisipin mo patol ka post. Masakit ang rekta pag tumamaputa yan kasi ang tunay na rap game ni post. Ang galing din ng ano, lyric video. Yan na ba yung mga puro mura kuha mo? Mga luma daw mga banatan ko. Di mo ba naisip na kaya namin gawin? Pinag-ibang yung estilo. Panahon na para naman laman yun na kaya ko rin. Isa to si Balasubas, no, sa mga rapper kayang gawin din siguro lahat ng style. Kaya niya yung old school, gamay niya yung old school, gamay niya rin tong speed rap, at gamay niya rin yung mga ano, yung mga pambattle na ano. Bali parang ano rin to, all around player kumbaga. LeBron James, veteran kumbaga. Ito yung isa sa mga ano, sa mga versatile na MC, flexible din talaga na MC. Siya yung nagpapatunay na hindi porket ganun yung flow niya eh ganun na siya habang buhay o ganun lang yung panlaban niya. Meron din siyang ibang weapon, multiple weapon expertise kumbaga. What if Ismaglas versus Balasubas? What do you think? Sino mas magaling? Mas magaling sa speed rap? Mas magaling sa bagsakan? Sino sa tingin nyo? Comment nyo dito, mga kaibigan. Naman laman nyo na kaya ko rin. Lamaliin ang sinabi na di kaya. Tapatan na mga bago. Binabago pa level ko. Para naman ngayahin na makabog. Wala kasing respeto ang iba. Galit na galit pag napupuna. Kung
ayaw mong mapansin ang mata. Ay isipin mo rin ang masasabi mo sa iba. Galing, galing nito. Kuha nito yung ano, kuha nito yung tamang formula para sa pakikipagbakbakan. Actually, mga kaibigan, wala naman talagang tamang formula, no? Nasabi ko lang nakuha nito yung tamang formula dahil yun yung mga, yun yung criteria ko for judging. Saan? Sa flip top, syempre. Yung criteria for judging naman dito sa this battle, hindi ako yung magdidikta kung sino, dahil sinabi ko na nga dati, wala akong karapatan dyan. Wala akong karapatang diktahan kung ano yung magiging pamantayan dyan. Dahil unang-una, hindi naman ako eksperto dyan, no? Sa pandidis. Nandidis ako pero hindi ako eksperto. Yun na nga, ang gamit niya, ang gamit ni Balasubas na formula ay yung formula na gustong-gusto ko pagdating sa rap battle, which is na-convert niya sa diss battle o rap game na tinatawag ng iba. So, napakagandang transition yung nangyari. Napakagandang paglilipat ng set of skills yung nangyari. Magandang magandang halimbawa ng isang diss track. Content and skills. At hindi lang skills. Sinasabi mo rin sa kalaban mo na yung mga ginagawa mo, kaya kong gawin. Hindi ko lang ginagawa kasi mas gusto ko yung gantong style. Parang si Saitama, 'di ba? Kung kilala niyo si Saitama, siya si One Punch Man. May mga ginagawa siya sa kalaban niya, parang hindi suntok. Minsan na hatching lang, sasagiin lang ng puwet, minsan eh parang aksidente lang na mapupunta yung betlog dun sa kamay, pero actually planado niya lahat 'yun. Kaya niyang gawin kahit ano. Ganun lang yung pinapalabas niya para ipakita sa kalaban na mataas din yung antas niya, na kaya niyang gawin to, kaya niyang gawin yan, kaya niyang gawin to. Eto lang muna yung gusto kong gawin. Magsama-sama na mga baguhan na hambog. Aaray lahat ng aking matatalisod. Kung sinong mababanggit namin, mag-dispack na lang sa sunod. Atak na po! Sa amin lahat kayo lubo. Magsama-sama na mga baguhan na hambog. Aaray lahat ng aking matatalisod. Kung sinong mababanggit namin, mag-dispack na lang sa sunod. Walang respeto, mga bago. Walang respeto, mga bago. Walang respeto, mga bago. Doon lang tayo sa may respeto, mga bago. What the heck? Ano yung napakinggan ko? Isa to sa mga pinakamalakas. Isa to sa mga ano, sa mga napakinggan kong malakas na lumabas na diss track ngayong taon. Yung walang respeto. Ano pa ba masasabi ko? Okay, good job, nice job. Kinater mo lahat ng skills. Na-cater din dito yung ganda ng instrumental. Yung voice quality, recording quality. Perfect tong diss track para sa akin. Ay, ay, ay. Hindi porket yun lang yung pinapakita, eh hindi na kayang gawin yung ginagawa ng iba. Good job, brother. Sana eh makarinig pa tayo ng mga gantong klaseng diss. Para maging iba-iba naman, no? Para maging iba-iba yung panlasa ng mga lumalabas na diss ngayon. Iba't ibang argumento, iba't ibang angulo, iba't ibang panggulat. Gulat factor, 10 over 10. Kanta, 11 over 10. Beat, 10 over 10. Overall, lagpas na. Di lang above average to eh. Above pa sa ano eh, sa above sa magaling. Hakim 888. Oh, makinig tayo ng iba niyang ginawang beat. Naka-upload na pala to dati pa. Ano lang to, teaser. Yung naka-upload sa kanya. Lintik yung mga element na ginagamit niya. Ganda. Hindi mo lang basta pinapaganda yung kanta. Alam mo yun, parang masarap na yung kanta, parang pagkain eh, masarap na eh. Tapos nilagyan pa niya ng ekstrang sausawan na napakasarap din. Ito naman, ano? Peg nung ano, Ghetto Dogs 1. Ang West Coast na ano eh, na modern na ano eh, NWA.
Whew, Hakim 888, grabe. So yan na, yung review natin for today. Maraming salamat, Atlas Motors PH Scooter Division Philippines, sa pag-sponsor sa video natin ngayon, no? At kayo, mga kaibigan, easy lang kayo, no? Easy lang kayo. Suportahan natin yung buong OPM hip-hop. Kung meron man nagkakalabo-labo dyan, eh natural yun sa hip-hop. Hip-hop has always been like that. Eh pero yung mga nagkakalabo-labong fan, merong nangyayaring ganun. Pero hindi naman siguro magandang tignan kung laging nagkakalabo-labo yung fan. So, supportahan natin yung buong mismong Filipino hip-hop. Well, kasi minsan merong balik sa atin kasi yung pagsasabi nung masama sa ibang tao na wala namang dahilan, no? Hindi mo namang kilala. May masamang balik sa atin 'yan. So, suportahan natin ng naaayon sa tamang pagsuporta. Asarin nyo yung kalaban nyo nang naaayon sa tamang pang-aasar. So, God bless you, mga kaibigan. At yan na yung review natin for today. Isang napakalupit na kanta. Actually, nagulat talaga ako dun. Good job. Just flick your bars. I'm out. Peace.